kapag nasa relationship kasi tayo, tapos hindi tayo masaya, tayo kasi mga babae guys, pag ayaw mo talaga, walang magagawa ang lalaki. So, napaka-powerful ng salita natin at ng actions natin. So, you should know how to value yourself. Hey everyone, welcome back to another vlog. And today is a filming day, but unfortunately, it's raining. Natapos ko lang isang video, guys. It's a review of the brushes, marble brushes. At saan ba? Yung ganito. Ito, guys. Ito yung na-review ko, pero nandun na kasi siya sa may hugasan na basket ko. Medyo okay naman yung nagawa natin na look. But the performance of the brushes, tingnan nyo na lang kung ano yung naging performance ng mga brushes and kung ano yung mga na-say ko dun. But gusto ko pa sanang mag-film kasi it's still about 4:30 p.m. Ang problema, ang lakas ng ulan, guys. I don't know if you can hear it. So, kailangan ko na talaga bumili ng microphone. Ayan, kasi ganitong tag-ulan, talagang naririnig na yung ulan. So, gusto ko pa sanang mag-film ng 1-2 videos pa sana para tuloy-tuloy talaga yung ano natin, yung pag-upload ko. Kasi ang rest ko lang dapat for the upload is Monday and Friday. So, the rest of the week, may video dapat tayo. So, yun guys, kaya medyo pag mga ganitong day off ko, film lang ng film, ganyan. Kaso yun nga, yung weather natin is not cooperating, so medyo mahirap mag-film. Ayoko naman na mas malakas na yung ulan kaysa sa boses ko. I don't wanna give you that kind of video naman, guys. Tapos na lahat ng gagawin ko para sa aking video. Aray ko! Hindi pa ko lang kapag-ayos. Pero, ano na, may isang vlog na tayo. It's already up. It's the Haplas Oil. Ayan. So, pinuni ko na tong hair ko kasi magluluto na ako. Ayokong mangamoy yung buhok ko na amoy, you know, amoy ginisa. Hey guys, magluluto lang ako ng ginisa na okra kasi meron akong okra dito para hindi siya masira. Gusto ko lang ito. Yung nilalagyan ko ng egg, kamatis, sibuyas, tapos egg, and then may ano kami dyan, may ground beef pa. So, lalagyan din natin siya ng ground beef. Baka dadagdagan ko na lang. Pansit canton. Pansit canton na naman. Dami yung nag-comment, guys, sa pansit canton mukbang ko. Nakakatawa. Relate na relate kayo, ha? Relate na relate kayo sa pansit canton ngayong tag-ulan. Ang pambansang merienda pag tag-ulan. Pansit canton! Saan kayo galing? Ha? Saan kayo galing? Shh! Ikaw din, Maxie. Saan ka galing? Buti marunong ko ng umu. Nag-nervyos ako mang kanyamon, beshi. Nag-nervyos ako sa inyo. Kala ko wala na kayo. Ay, nanga. Ang gala ko, nabangga na kayo. Buti pa kayo, marunong kayong umuwi. Sit! Sit! Ay, nako, puro na kayo. Ay, nako, puro na kayo putik. Sit. Sit, Max. Sit. Sit na. Puro na kayo putik. Ong, dumi na ng tiles. Halika dito. Ikaw, na, mauntang ka man yung gati. Sika, titi Maria. Napanam, ah. Ayun na po, ano, nabulabog ang buong neighborhood. Nakalabas yung mga aso namin. Buti na lang yung si Maynard, yung border namin dito, guys. Napansin niya, wala daw aso na sumalubong sa kanya. Tapos punta na siya dito sa likod, wala pa rin aso. Kaya nagtaka na siya, inanap niya yung mga aso. Wala talaga sila, mga pasaway. Grabe, guys, nag-nervous talaga kami, as in. Nag-nervous talaga kami. Wala na ako, grabe, kasi baka pumunta silang kalsada. Buti na lang, hindi sila pumunta dyan sa highway. Itim pa man din sila, din namin sila mahanap. Tapos, paglabas namin ng gate, andito na si Butter, umuuwi na. Tapos, hinanap namin yung mga chain kasi hindi yan mahuhuli si Max na walang chain. Paglabas namin, nandun na rin sa labas si Max. Ang problema naman namin, si Peanut na mawala. Tapos, pumunta pa sa likod si Maynard, dinahanap na namin. Si Len, papunta na ng highway. Naku, grabe talaga. Ay, grabe talaga. Itim pa man din sila, hindi sila makita sa dilim. Naka-flashlight na ako lahat-lahat. Nakalabas na naman. Mga pasaway. Si Peanut, ano, sabi daw nung kapitbahay dyan, ang problema ko kasi guys, si Max, hindi naman siya pumupuntang highway. Yun nga lang, pumupunta siya dyan sa kapitbahay namin dyan sa likod. Pinagtitripan niya yung mga manok. Kambing. Kaya niyang patayin, kaya niyang pumatay.
ng ibang hayop. Kaya, ay naku, hindi siya nangangagat ng tao, pero kaya niyang pumatay ng ibang hayop. Tapos sabi daw nung kapitbahay namin yung pinupuntahan nila, may aso kayo dito, nasa likod, sabi daw, di pumunta na daw si Maynard. Tapos biglang may sumalubong na aso, may biglang dumamba daw sa kanya. Si Peanut, ganun kasi jump siya ng jump. Tapos binuhat niya. Ay, kawawang Peanut. Ang kaasar talaga tong mga to. Alright, magluluto na tayo. Gigisa lang natin. Oh, may gulay. Basta, parang basta ata nagluluto ako. Na naka-vlog ako, ginis lang. Nung nagluto ako ng curry, walang vlog. Kasi nag-enjoy kami dito nun eh. May kantahang naganap. Antayin ko lang guys na yung parang durog na itong kamatis. Tsaka ko ilalagay yung okra. But for the meantime, magbibit muna tayo ng egg. Lagay na natin yung okra. Lagyan lang natin ng konting patis. Where is the patis? Let it simmer for a little bit para mawala yung amoy fishy scent niya. Labas! Alam nyo, kayo ha? Butter ha? Buti, ikaw mabait ka butter. Alam mong bumalik. Yung Peanut! Nakayat yung mailin. Ang butong! Ang muna nga maungtan suna ko. Peanut ah. Pasaway ka na talaga. Lagyan ulit natin ng ground beef. Ito pa na naman yung parang ground beef na naman na ginamit ko nung ano guys. Ooh. Nung nagluto ako. Yeah. Tama na yan. Lagay na lang natin yung egg para ano na. Kain na tayo maya-maya lamang. Kain na tayo guys. This is the ginisang okra. Ayan. And we got here ramyun. Ayan. Yung veggie lang. Yung vegetable lang. Tapos hindi masyadong spicy. Mild lang yan. So let's eat. Perfect for the weather. Hey guys, so update time. What time is it? Oh my gosh, it's already 8:25 a.m. Tulog pa po ang nurse nyo. 8:25 p.m. and kakatapos lang namin kumain guys. Grabe, busog ako sa inulam namin. Simple life. Pero alam mo yun, busog na busog. Ayan. And currently, I am watching DJ Rocky's Secret Files. Alam mo ba? Ito. Nanonood niyo ba kayo ng ganito? Ito yung story naman, hindi siya siniput ng groom niya. Yung story naman kagabi guys, na napanood ko, kukwento ko nga sa inyo. Kasi gusto ko yung lesson dun eh. Gusto ko how strong the woman on that story. Kasi yung husband niya nagloloko, yung madami siyang ano, chicks, mga ganyan. So, basta yung typical problem ng married life. Ayan, so, ilang years din yun. Parang mga 10 years din na ganun, on and off na ng bababae, with hindi rin magandang relationship with the mga binan, ganyan. And then hanggang sa nagkasakit yung kanyang wife, ayan. Tapos, mas lalo tuloy siyang na-degrade kasi nga syempre, nagkasakit na siya parang, ano siya, hindi siya yung may something na... you know, mas degrading pa kapag may sakit ka. And then, she tried to look for the person, yung parang childhood sweetheart niya. Nag-post siya sa isang group dun sa lugar nila. And then, yun, nahanap niya. To cut the long story short, nagkamabutihan sila ulit nung childhood sweetheart niya na parang, yun nga, parang dun siya naka-comfort, lahat ng effort, nawala sa asawa niya, nakita niya dun sa guy. And the guy... umalis kasi daw siya noon, tapos nag-explain din siya na bumalik naman siya para sa kanya. Kasi hindi talaga naging officially sila, alam mo yun. Tapos umalis siya, tapos
pagdating niya, wala na, too late na rin para sa relationship nila kasi the girl is already married at may anak na din. So, by that time na nagkita ulit sila, the guy is already married pero separated na siya from the wife. Pero yung wife, hindi pa siya separated sa husband niya. So, parang, ano ba yun? Parang, alam mo yun, yung kinikip nilang secret yung relationship. So, yun. To cut the long story short, kung bakit ko nagustuhan yung story na yun, alam mo kasi, there's a strong power or there is a strong will sa ating mga babae na if you don't want to, you can stop the event. Alam mo yun? Kasi siya, kasi nasa, ano na siya, nasa edge na siya ng pakikipaghiwalay sa husband niya. Pero ayaw niyang gawin yung mali. So, she stayed in that marriage. Iniwan niya yung lalaking nagpapasaya sa kanya. Kasi alam niyang mali. Married na siya eh. So, hanggang sa pinag-workan nila yung relationship nila and naging okay din naman. So, yun. So, kapag nasa relationship kasi tayo, tapos hindi tayo masaya, most of the time, ang ano talaga natin, break na tayo, hiwalay na tayo, ganun. Diba? Tapos, pag may ano, na-comfort. Yun. So, hands down sa babae na yun. Kasi, tayo kasing mga babae, guys, pag ayaw mo talaga, walang magagawa ang lalaki. So, napaka-powerful ng salita natin at ng actions natin. So, you should know how to value yourself and you should know how to respect yourself. Kaya, nagustuhan ko yun. And ngayon, nanonood ulit ako ng DJ Rocky's Secret File. Eto, hindi dumating ang groom niya. Tapos, may iba na namang, ano, may mga pangyayari ganyan. So, maganda, maganda rin siya. Ayan, guys. So, magpapahinga na ako. So, naging part na ng nightly routine ko talaga to, guys. Ito, oh. Itong Soul Ouchless na Half Plus Oil. Ayan. So, eto, meron siyang turmeric with moringa. Kung hindi nyo pa napapanood yung isang vlog ko, then, that's the vlog about this. Sabi ko nga, nilalagay ko siya dito sa likod ko, guys. Lower back. Kasi ito talaga yung masakit sa akin. Tapos sabi ni tita ko, nung minasage niya ako noon, ano daw, ilagay ko daw gabi-gabi. Kasi nga, as in guys, alam nyo yung time na yun, nung minasage niya ako, unang pindot pa lang niya, as in gumanon ako, yung sobrang sakit talaga. Pero after naman nun guys, alam mo yung parang lumuwag naman na yung, ano ko, yung likod ko. Parang super tight daw kasi talaga ng muscles ko. Meron palang ganun. Gusto ko tuloy mag-aral ng ano. Na mag-reflex. Kasi yun. So, sabi nga super tight. Kung minsan din, kapag pinapamassage ko yung ganito ko, sinasabi din ng masahista, tight nga daw, ganyan. Stress ka man, no. Ganyan. Kasi tight nga daw yung dito ko sa may parang shoulder ko. So, usually, ang masakit talaga sa akin, the shoulder and the back. Ako, kahit masakit yung mga legs ko, yung mga, ako wala akong masyadong reklamo dyan, but my back. Alam mo ba yung hindi ako maka-bend? Parang hanggang ganito lang ako, oh. Hanggang ganyan lang ako. Kasi, ano na, masakit siya. Hindi ko talaga nabibend ng ano. So, eto, yung ginagamit ko. Para siyang may mint. May mint ba to? Wala naman, moringa, VCO, turmeric, vitamin E, natural essential oil, yun lang naman. Para siyang umiinit na lumalamig na hindi ko magets. Tsaka, mabango siya. So, hindi ako mag-wear na yung mga ngamoy matanda yung bed ko. So, magtatanggal na ako guys ng aking makeup. Again, I'm using the Dr. Sensitive na cleansing wipes. Pero, ito kasi guys, hindi siya masyadong basa. Unlike sa Pure Derm. So, okay lang naman siya kapag sa face. Yan, oh. Konting yung hindi ko pa pinapress masyado, kaya naman niya tanggalin. Fairness, yung mga pimples ko. O, yan. Papakita ko ulit sa inyo yung mga pimples ko. Ito, oh. May tumutubo na isa. Pero yung mga nandito, guys, nag-dry na talaga sila totally. So, those are the spots na lang. So, lalagyan ko na nga lang ng ganito. Micellar water. Para yung mata ko na din. Matanggal na din yung mascara at saka eyeshadow. Oh, di ba? Ang effortless. Oh.
Ito guys, yung ginagamit ko, L'Oreal Micellar Water. 200 plus ata siya eh. Parang ito yung pinakamura na micellar. Kung compare mo sa dami ha. Kasi yung iba, mura talaga siya, pero mas konti yung laman. Pero yan, kung i-compute mo yung laman niya sa presyo niya, mura siya. Diba? Mag-compute-compute ka pa sa Watsons. Pagbibili ng micellar water yan. Okay, magtanong per ml, 2 pesos. Aray ko. Napaka-kuripot talaga eh. Pero alam nyo kasi, charot. Hindi, yung iba kasi sa inyo guys, di ba sabi, gusto nyo ng mga mura, mapupunta daw sa channel ko kasi mas mura yung mga nakikita nilang mga products, sa di-discover nilang products, sa pini-feature ko, ganun. So, at least, alright. So, ito na lang yung natitira na pimple ko, bagong tubo siya actually. Ito. Tapos, ito. Tapos, may nafe-feel ako dito. Dito, wala na. Ito, may isang tumutubo dito. And ito, wala na tong mga to, guys. Wala na silang mga... Ito, may isang tumutubo na naman dito. Nafe-feel kong isa. Ay! Baka talaga. Uy! Okay, so mag-facial wash muna ako. Alright, guys. So, tapos na akong mag-facial wash. Yung ginamit ko is the EOS din na facial wash. So, I'm gonna use the EOS Acne Advanced Serum naman sa aking face ngayon. Kasi, ito yung currently na ginagamit ko for a review, guys. Actually, nagawan ko na to ng initial na review. Kaso nga lang, sinabi ko naman sa inyo ng mga previous na vlog ko, yung purging ko is really late na siyang nangyari. So, ngayon yung super dami na nagsilabasan yung aking mga pimples. Ayan. So, hopefully, tama naman na, ano? Sana matapos na ng 1 month. Okay na ako sa 1 month na purging. Matatanggap ko na yun. Pero more than that, maybe I'll just stop using the product. So, that's it for this video, guys. Magbibihis na lang ako and then matutulog na tayo kasi ready na din yung mga gamit natin for tomorrow. Ready ng uniform and the bag for duty. So, yun na. ER ulit tayo bukas. Naway, wala pong pumasok na for intubation, for CPR. Ayan. So, if you enjoyed watching this video, please give it a like and comment down below kung ano yung mga suggestion nyo. I accept suggestions, guys, para sa atin tong lahat. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, please follow me there with the name Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and like the notification bell button. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah.